Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Dito po tayo sa Monasterio de Guadalupe. Isa po sa mga matatandang simbahan ng Pilipinas at matatagpuan po natin ito sa Guadalupe Viejo, Makati City. At tayo po yung mga anak ng Binyag. Sorry, kasal po pala. Sa kasal ni congratulations to Jay and Jude, soon to be Mr. and Mrs. Palmos. Bago po tayo magtungo dun sa loob, maganda po muna tayong makapagpanalangin at makapag-share ng mabuting balita. At yung gospel nga po sa araw na to ay hinango kay San Mateo Kabanata 23 talata 1-12. At ito'y pumapatungkol doon sa mga Pariseo na ibig magputos ng magputos pero wala naman ginagawa. Ito yung mga mananampalatayang puro salita pero sa gawa. Sa unang bahagi ng gospel, kapatid, ang sabi ng Panginoon, pakinggan natin yung mga sinasabi ng mga Pariseo at sundin natin yung kanilang mga tinuturo dahil maganda naman po talaga. Pero ang mali lamang po, hindi po nila ginagawa yung kanilang sinasabi. Sabi nga, utos sila ng utos na mga mabibigat na bagay. Pero ni isang daliri man lang nila ay hindi man lamang nila itutulong. Anong unang point ng gospel ngayon? Kapatid, ang gusto ng Panginoon ay maging mananampalataya tayo sa salita. Tama yon. Preach the gospel of the Lord. Ipamahagi natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating salita. Ikwento natin kung paano tayong pinagpala ng Diyos. Ikwento natin kung paano tayong pinatawad at pinagaling ng Diyos. Ikwento natin kung ano yung mga nabasa natin sa Biblia. Share natin ito. Kung mga talata, ibanggitin natin ang mga pangako ng Diyos. Pero hindi pwedeng huminto sa pagsasalita lamang. Kailangan tayo maging mananampalataya rin sa gawa. Isang Kristiyanong gumagawa. Ano ito? Sabi nga, ang kailangan ng Diyos ay hindi lamang habag, ay hindi lamang awa, kung hindi habag. Ibig sabihin nito, kapatid, kung ano man yung nakikita natin na kakulangan ng ibang tao, ano man yung nakikita natin na kahinaan nila, kailangan meron tayong action na gagawin. Kung nakita natin na nangangailangan ito ng pagkain, kailangan natin bigyan ito ng pagkain. Kung nakikita natin na kailangan ito ng tulong, papakinggan ng kanilang hinaing, pakinggan natin. Kung kailangan natin mag-share ng mga damit sa mga nasunugan or dalawin yung mga may sakit at mga nasa bilangguan, kailangan natin gawin. Kailangan tayo maging mananampalataya, hindi lamang sa salita, kung hindi mananampalataya sa gawa. Pero sa uling bahagi at ang last message na iwan ako sa inyo, ang sabi doon, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kapatid, galit ang Panginoon sa mga hambog, galit ang Diyos sa mga mayabang. Ito yung naging way kung bakit si Satanas o si Lucifer ay napunta sa impyerno dahil sa pagiging kayabangan. At ito ngayon yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, stay humble. Nasa kalungkutan ka man, stay humble. Nasa pigati ka man, stay humble. Pero ito naman yung gusto ipaalala sa iyo ng Diyos. Na matapos kang pagtagumpayin, matapos kang pagpalain, matapos kang biyaan ng financial, matapos kang ihahon sa kahirapan, matapos kang patawarin sa iyong makasalanan, be humble. Stay humble. Manatili ang kababaang loob. Manatili ang humility. At makikita mo, sa oras ng problema mo, sa oras ng pangangailangan mo, nandoon si Kristo. At sa oras din ng pagpapala at biyaya, patuloy at patuloy ka pa rin sasamahan ng Diyos na buhay. Kapatid, samahan mo ako sa prayer natin ngayon. The Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Ama, salamat po sa araw na to. Salamat sa pagpapaalala mo na kailangan namin maging Kristiyanong gumagawa, hindi lamang Kristiyanong nagsasalita. Tama, Lord, na maging Kristiyano kami sa pahayag, pero dapat maging Kristiyano kami na tumutulong sa aming kapwa. Panginoon, bless mo po yung ikakasal ngayon. Bless Jay and Jude, soon to be Mr. and Mrs. Palmos. Panginoon, pagpalain mo rin po yung mga nangangailangan, mga nasa baling na karamdaman. Panginoon, patuloy mo kong bigyan ng kababaang loob. Huwag mo hayaan na maging mayabang kami, maging
hambog kami sapagkat alam namin na sa kayabangan walang pagpapala, pero sa kababaan nandoon ang biyaya. We ask this in the mighty name of Jesus who lives and reigns now and forever. Amen. And the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Sandali lang po, tuturo lang kayo dito sa ating monasteryo de Guadalupe. Yan. Tingnan natin itong simbahan dito. Ito po siya kasi. Isa po ito sa mga pinakamatandang simbahan. Basahin lang natin nandoon. At marami pong ikinakasal dito, kapatid. Kaya yung mga gusto magpakasal dyan, isa po ito sa mga old, matatandang simbahan yan. And babasahin natin ha. Church and Monastery of Guadalupe, the foundation of Church and Monastery of Augustinian Order. Augustinian Order po pala ito. Late in 1601. Ginawa ito noong 1601. And construction work was finished in 1629. Almost 28 years ginawa. Nuestra Señora de Guadalupe was chosen titular patroness in 1603 after Chinese uprising of 1639. Lah, nabasa. And blessing. The sanctuary served as a seat of devotion for Chinese. And pang Chinese pala ito. The building withstood the earthquake in 1645. And tinamaan ito ng earthquake noong 1645, noong 1658, noong 1754, and 1864. The masonry of roof of church collapsed in the earthquake in 1880. Ayan, babagsak din siya noong 1880. Pero kita ang buhay pa rin ngayon, ha? And instructed and structure was rebuilt in 1882. Ayan, ginawa daw siya ulit. By Reverend Jose Corwedo o S.A. Site of the Orphan Asylum and Trade School. Administered by Augustinian Order for the benefit of children and victims of the cholera in 1882. Nung ginansak daw ulit ito, ginawa ito for the benefit ng mga kabataan na tinamaan ng cholera. Sa pangunguna pa rin ng Augustinian Order. Both church and monastery were gathered by fire in February 1899. Nasunog din ito noong 1899 during the early skirmish between American and Filipino. Nasunog siya noong panahon ng gera ng Amerika at ng Pilipinas. Yan. Tapos kinabit itong search marker historian committee noong 1937. Napakaganda pong simbahan na ito. Simbahan ng Nuestra Señora de Guadalupe. Teka natin ha. De Guadalupe. Ito yung old na simbahan. Yung isa pong new simbahan na andro po siya matatagpuan sa Our Lady of Guadalupe, doon naman daw po sa doon po sa Guadalupe Nuevo naman niya. Ito po yung paligid niya. Yan, sa ikot natin. Napakaganda po dito. Yan, napakalaki po ng park. Kaya yung mga gusto magpakasal dyan, with the grace of God, pagpalain kayo. Okay, last blessing. Lord bless Jay and Juby. Soon to be Palmos, Mr. and Ms. Palmos, pagpalain mo po sila. Grant them the humility, grant them the courage, and grant them the wisdom para pamahalaanan yung kanilang pagpapamilya. Pagpalain mo po sila at ang kanilang magiging supling. Bless them. In Jesus' name, amen. Mula po dito sa Nuestra Señora de Guadalupe, dito po sa Guadalupe Bio, Makati City. Pagpalain po tayo ng mga nasa langit.